What's this? It's a bear brand. His bike. He's wearing shoes. He's wearing shoes. What color are his shoes? What color are his shoes? What color is that? Black. Very good. Oh, say, hi guys. Today is. Wait lang ha. Ito nga ako. Hi, good afternoon. Today is September 21, 2020. And it's a Monday afternoon. Wala namang ganap. Mamaya baka magluto ako ng low carb siomai. Or keto friendly. Although hindi naman ako nagki-keto, pero mukha kasing masarap yung nakita kong recipe sa TikTok nung isang araw. Kaya naisip ko yung gawin. So yung parang siomai siya na instead of siomai wrapper is cabbage yung ginamit. Tapos yung Chinese cabbage or parang Chinese repolyo yung pinabili ko para mas malapad. Ayan. So mamaya, balikan ko kayo. Meron nga pala nabigay kay mama ng tableya from Mindanao. Iba talaga yung lasa kapag galing province. Compared sa mga nabibili sa grocery store or yung mga kahit nga yung Ricoa Hershey's or kahit yung tableya talaga na galing sa grocery store, parang mas masarap pa rin yung galing sa province. Silagyan namin ng muscovado sugar. A few moments later. Hi! Magluluto tayo ngayon ng keto-friendly low-carb siomai. So, 2/3 kilo to ng giniling, pero baka kalahati lang gamitin natin. Kalahating kilo. First time ko lang pa nang gagawa nito, so yun na. At dahil napakaingay ng background, ay binoise over ko na lang ang process. Kumuha ng isang maliit na carrot at i-grate, pero mas maganda kung meron kang food processor. Mas maganda rin kung isasama na siya pagkagiling ng meat. Kumuha ng isang sibuyas, balatan, at hiwain ng maliliit. Kung may food processor ka, edi wow, gamitin mo yun. Kumuha ng kalahating clove ng bawang, balatan isa-isa, at i-mince ng maliliit. Kumuha ng isang malaking bowl or pwede rin yung kaserola. Tapos ilagay mo doon yung giniling na baboy, carrots, sibuyas, at bawang. Paghalu-haluin mabuti ang lahat ng ingredients. Sa paghahalo, pwede kang gumamit ng kutsara or sandok. Pero sabi nga ni Erwan Yusuf, I like to use my hands. Kapag nahalo na ito ng mabuti, ay idagdag niyo na po ang itlog. Pakibasag po muna, hindi po kasama ang eggshell. Again, paghalu-haluin lahat ng sangkap, but at this point, gumamit na po ako ng tinidor dahil ayoko pong hawakan ng hilaw na itlog. Kadiri po yun. Mix well hanggang equally distributed na ang lahat ng ingredients.
At paghahalo na ito ng maayos, maaari nyo na itong timplahan. Lagyan ng asin, paminta. At isang kutsarang oyster sauce. Nasa sa inyo na po kung gano'ng karaming asin at paminta. Depende na po sa inyong panlasa or sa panlasa ng kakain. And for the last time, paghalu-haluin lahat ng ingredients. Kunin ang repolyo at hiwain ang bandang ugat na to. Para sa recipe na to, ginamit yung Chinese cabbage or Chinese repolyo kasi mas malapad siya at mas madaling i-roll. Magpakulo ng tubig at simulang i-blanch ang mga dahon ng repolyo. Ibabad lang ang dahon ng repolyo sa kumukulong tubig for about 10 to 15 seconds. Yung mga iba nagba-blanch, after nilang ibabad sa kumukulong tubig yung dahon or gulay, nilalagay nila agad sa bowl with water and ice to prevent further cooking daw. Pero so far, sa mga nakita kong recipes online, for this menu or for this cabbage roll, hindi na nila ginawa yun. So, anika na lang din gagawin. And now, it's wrapping time. Kumuha ng isang dahon ng repolyo at lagyan ng around 1 to 2 tablespoons ng mixture ng giniling at gulay. Depende sa laki ng dahon yung ilalagay mong amount ng meat. I-roll ng mabuti and make sure na sarado yung gilid at walang butas para mahulog yung giniling. Kung nahihirapan ka i-roll, try mo yung pag-gilid. So, once na-roll mo na lahat, pwede mo na silang ilagay ng maayos or isalansan sa isang steamer tray at i-steam for about 15 to 20 minutes. Hindi ako nang sasalita doon kanina kasi mga ingay. Raven has something to share. What are you share? What are you going to show? That's Monica Toy. Say something about the picture. Why do you like that? Because looks cute. Oh, what's that? What's this? It's a spinning wheel. So hi. So ini-steam ko pala ngayon yung second batch ng cabbage roll. Yun, medyo hindi ako nakasalita kanina sa vlog ko sa baba kasi maingay yung TV. Yan. So, bali na nga, ang una kong ginawa is pinag-mix ko yung giniling plus pinagkad kong carrot, chopped onions, salt, pepper, isang kutsarang oyster sauce, at isang egg. Tapos yun, mix-mix mo lang sila. Tapos yung cabbage, binlunch ko, so nagpukulo muna ako ng tubig. Tapos sinoko yung cabbage for about 10 to 15 seconds. Tapos yung tinanggal. Kaya pala natin nga pala binablunch yung cabbage. Kasi kapag hindi mo yung ginawa at malutong pa yung dahon, pag niroll mo yung giniling doon, masisira yung dahon. So kailangan mo muna siyang i-blunch. Tapos, tsaka mo na ngayon ipapalaman yung giniling. Depende sa laki ng dahon.
yung laman ng giniling na ilalagay mo. Tapos, i-steam siya for about 15 minutes. Pero yung steam na ginawa ko, pero yung pag-steam ko kanina sa first batch, mga 20 minutes, okay naman. Kasi ayoko kasi nang undercook yung meat. Pero, yun nga, luto naman siya. Although, parang feeling ko medyo dry. So, ngayon, tatry kong saktong 15 minutes na sa second batch. Sige. Yun lang. A few moments later. Hyper na naman siya. So, katatapos ko lang po maligo. Naligo na ako agad after ang dinner kasi mainit tsaka nag-nugget ako sa kakaluto. Yun. So, yun na nga. So far, okay naman yung cabbage roll. Pwede na siya para sa first time kong pagluluto nun. Siguro kung may ibahin ako. Napansin ko lang yung mismong cabbage. Hello, medyo matigas dun sa mga ugat-ugat na part, pero natural lang naman ata yun. Siguro, sa susunod, ang gagawin ko, lalagyan ko ng konting-konting magic sarap. Pero kasi, yung mga anak ko kasi, mga tao dito, mahilig magsausawan. So, siguro okay na rin yun. Kasi pag nalagyan, pag medyo maalat na, tapos nalagyan pa ng sausawan. Sada na maalat. Pero, siguro konting-konti sa susunod talaga yung magic syrup. And then, yun na, may late ko na nakita yung tutorial na pagka-steam niya, nilagay niya sa yung plato muna. Bye-bye! Nilagay niya muna sa plato bago niya nilagay sa steamer. So, in that way, nasasalo mo yung katas nung pork, nung pinag-steaman ng pork. So, yan eh. Hindi siya masyadong magiging dry. Kasi, di ba kapag ka, sa butas-butas na steamer, yung katas ng pork, umulusot lang din doon sa ilalim mo. Hello, sa kumukulong tubig. So, sa susunod, tatry ko yung may plate. So, yun lang. Masarap siya kung may sausawang chili garlic, kaya lang, ubus, wala kaming ganun ngayon. Ubus na. So, ginawa ko na lang sa usawan ay toyo at calamansi. Good luck! Sin lang! Yun na yun. Hello po! First try ko na nga. Actually, tagal ko nang alam yung recipe na yun. Kasi last year, nag-keto diet ako for 5 months. Hello! Pero ngayon hindi na, obviously. Tama ka na. Hello! Tapos, nakita ko na lang kasi ulit siya sa TikTok. Itong itong linggong to. Tapos parang nakikirious lang ako. Na nakikito kasi ako, hindi ko siya na-try kasi tamad ako magluto. Ngayon, medyo sinipag lang din. Kaya tinry ko. Masarap naman siya. Yun nga, pero may room for improvement pa. Ay, sorry. Ano ko lang mention, kung talagang gusto niyo ng super keto-friendly na recipe, yung carrots, pwede niyong palitan ng mushroom. Kasi yung carrots,
medyo hindi siya acceptable as keto-friendly sa iba. Although siguro feeling ko naman kung ganun lang kakapranggot yung carrot, okay lang. Kaya lang, may mga nagki-keto kasi na super strict sa diet. Kaya, halimbawa, kahit na konting carrot, ayaw nila. So, pero pwede niyo siyang palitan ng mushroom. Yung iba naman, sink kamas, although hindi rin siya keto-friendly pala. Yung iba lang gumagapit ng sink kamas as extender. Actually, kahit nga ata yung mga gumagawa talaga ng siomay, ginagamit talaga raw yung sink kamas. Hello po! So, ayun lang. Sana matry niyo rin at mas maging masarap yung version niyo. At yun lang. Ganito na lang ang vlog. Gagawa pa kami ng headrest ni Jordyn para sa activity niya sa Friday. So, thank you very much for watching. Subscribe if you haven't already. And hello po! What do you always bye, say? Bye-bye! Stay happy, stay healthy, and keep the attitude up, Daddy.